ko kaya yung amoy dahil sobrang tapang. Ayun yung isa sa Brasilia na yaw ko. Para siyang water taste, so hindi ko kaya at talo ako sa ganong amoy. Pero kung ayun naman ang ikakaganda ng buhok at magiging resulta na kung ano man tapang pero siyang ganda naman sa buhok, why not naman, diba? Pero para sa akin, ayoko ng ganitong klaseng katapang. Hello everyone and hello mga Seswang. Welcome back again to my hair transformation and to my channel. And this is me again, your Seswang Ruel. And for today's video, halika, samahan niyo po ako. Magba-Brazilian hair botox tayo at magre-review tayo ng Brazilian hair botox. At gagamitin natin yan dito sa buhok ng ating client. So, ito na yung buhok ng ating client after natin makulayan. And so, hindi naman natin topic yung hair color ngayon. At ang ating topic ngayon ay ang ating pagre-review ng Brazilian Hair Botox, which is po ang Super Recovery Unbeatable Brazilian Hair Botox. Para siyang water-based, so kailangan nito gagamit tayo ng pang-spray. So, lalagyan natin ang pang-spray ito para ayun na lang ang gamitin natin kasi para siyang water-based. Ayan, so nalipat ko na yung pang-spray ng Brazilian dito sa ating isa pang bottle. So para mas madali tayong makapag-apply sa buhok ng ating client. Sa paggamit nitong Brazilian Hair Botox na to, mga Seswang, dapat daw i-wash muna gamit ng clarifying shampoo ang buhok ng iyong client. Then kailangan 90 to 100% ang pagba-blow dry sa buhok. Then saka na tayo mag-spray ng Brazilian dito sa buhok ng ating client. Then after natin mag-spray ng Brazilian, ay ililive lang po natin ito ng 30 minutes. 1 hour sa damaged hair, 1.5 hour sa dry, kinky, and damaged hair. Then after nun, pwede natin siya i-blower ng 100% dry. Ayan everyone, so tapos na tayo mag-apply ng Brazilian dito sa ating customer ngayon. And kita nyo naman na nalagyan na natin lahat ng part ng kanyang buhok. And ito na yung natira, ganito na kadami yung natira sa ating Brazilian. Ayan, so to be honest, habang ina-apply ko, nakita nyo na naka-face mask ako. Dahil hindi ko kaya yung amoy, dahil sobrang tapang. And ayun yung isa sa Brazilian na ayaw ko. Dahil hindi ko kaya at talo ako sa ganong amoy. Pero kung ayun naman ang ikakaganda ng buhok at magiging resulta na kung ano man tapang pero siyang ganda naman sa buhok, why not naman, diba? Yung gagawin natin ngayon para hindi masyadong kulob yung amoy nung gamot dito sa buhok ng ating client, ay lalagay natin siya ng shower cup. And mga Seswang, meron pala itong safety guidelines na hindi ko siya masyado nasunod or nagawa. Sa procedure nito, mga Seswang, kailangan daw pala maghanap tayo ng open area para dun tayo mag-apply ng ating Brazilian hair botox para iwas irritation sa mata at sa lungs. At syempre, para hindi rin tayo maluha at masakit sa ilong. Mas maganda pala kapag after natin mag-apply ng ganitong klaseng Brazilian, ay maglagay tayo ng shower cup sa buhok ng ating client para hindi masyadong amoy na amoy or kalob na kulob yung amoy ng Brazilian. And kapag nagawa mo na yung mga yon, tsaka ka na mag-undergo sa pag 100% na blow dry sa buhok ng iyong client at sa pagpa-plancha sa iyong buhok ng client. And tips lang mga Seswang, sa pagpa-plancha ng ganitong klaseng Brazilian ay hindi natin kailangan gumamit ng mainit na plancha. Lagi natin tatandaan, bagkus mainit ang plancha ay lalo lang magdadry ang buhok ng iyong client. So kapag first time nyo gumamit ng ganitong klaseng gamot at kapag first time nyo lang din gawa yung inyong client, mas maganda na gamitan nyo lang sila ng medyo mahababang init lang ng plancha or kapag hindi pa kaya, tsaka kayo magtaas ng init. Depende at kung ano lang yung gusto nung init at kung saan mas magiging maganda ang inyong pagpa-plancha sa buhok ng inyong client. And titigan nyo maigi yung buhok ng ating client. So kung nakikita nyo na para siyang iniriban, no, nagkakamali po kayo, hindi po ito niriban. So alam naman lang po natin kapag tayo ay nagpa-plancha ng Brazilian, ay alam agad natin kung gano lang yung ganda o yung kayang ibigay nung Brazilian sa buhok ng ating client. Pero dito sa Brazilian na ito ay napipil ko at nakikita ko na parang rebonded yung buhok na pinaplancha ko after ko dito sa processing na ito, mga Seswang. So kita nyo naman yung galaw ng buhok niya at talagang akala mo talaga rebonded or pagre-reban yung ginawa mo rito. So kung gusto mo umorder ng ganitong klaseng Brazilian, ilalagay ko yung mga link kung saan nyo siya pwede ma-order. So pa-shoutout sa may-ari or sa seller nitong Brazilian na ito na si Ronel Perez Oguerio. Yun lang mga Seswang.
Swang, I hope na meron na naman kayong bagong natutunan mula sa akin. Hanggang sa muli, ito po ulit si Sa Swang ni Roel Cortez na nagsasabing hindi man po ako si Kat, pero ang pangalan ko naman po ay Kalat, and I love you all and bless you all. Have a nice day and have a great her day, everybody. Bye-bye!